Okay, magandang araw mga bata. So, ating asignatura ngayong araw na ito ay MAPE. At ang ating matalakay ngayong araw na ito ay nasa quarter 1, week 6 na March. Ito yung mga paksa na ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Sa una, paraan ng pamumuhay ng tao. Kalawa, uri ng linya at pangangian ito. At ikatlo, habunopo, sketch mo. Sa pinakabuno, halaman, bulaklak at puno. Ika-apat, pagbuhit ng mga makasaysayang bahay at masal. At tinasimulan ang ating aralin ngayong araw na ito at ito ang ating layuhin sa ating tatalakayin. Matutukoy at makakalikha o makalilikha ng geometric design sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang uri ng linya ayon sa uri ng base. Maikling pagpapakilala ng aralin. Paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ano ang pagkakaunawa mo sa salitang hanap buhay? Ano ang nais mo maging paglaki mo? Ang trabaho o hanap buhay ay mahalaga upang ang bawat mamamayan ay kumita ng pera sa ikabubuhay ng kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang mga nasa larawan ay isang halimbawa ng trabaho o hanap buhay. Trabaho bilang pulis, bumbero, doktor, at guro. Ilan lamang yan sa mga trabaho o hanap buhay na mahalaga upang ang bawat mamamayan ay kumita ng pera sa ikabubuhay ng kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang bawat probinsya o rehiyon sa ating bansa ay may natatanging hanap buhay o trabaho na angkop sa uri ng klima, topografiya, at kultura ng isang lugar. Narito ang ilang uri ng trabaho o hanap buhay sa Pilipinas. Una ay ang paglililok sa Paete, Laguna. Paghahabi sa aklan. Paggawa ng banga sa Ilocos. At pagbibinta sa Angkor, Rizal. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa tekstura at bukis sa pamamagitan ng sketching o pagbuhit ng mga halaman, bulaklak o puno o mga bagay na makikita sa loob at labas ng inyong tahanan gamit ang lapis, itim na crayola o ballpen. Ano ang tekstura at hugis? Ang tekstura ay isang elemento ng sige na naglalarawan ng bagay at tao ayon sa kanyang katangian pisikal. Ito rin ay umaapila sa pandama o paghipo sa isang bagay. Samantalang ang hugis ang naglalarawan sa panlabas ng katangian ng isang bagay o naglalarawan sa pisikal na forma ng isang bagay. Ang bilog, parisukat, parihaba, pahilis, patsulok, at iba pa ay mga halimbawa ng hugis o shape sa wikang Ingles. Iba't ibang uri ng hugis. Matutukoy mo ba kung ano-ano ang pangalan ng mga hugis sa larawan? Tama, ito ay bilog. Ano naman yung susunod? Tama, ito ay parisukat. Ano naman hugis ito? Magaling, ito ay tatsulok.
Ano kaya ang pangalan ng hugis ito? Ito ay? Tama, ito ay parihaba. Ano naman ito? Tama, ito ay bilumaba. Anong hugis naman ito? Magaling, ito ay hugis diamante. Anong hugis naman ito, mga bata? Magaling, ito ay tinatawag natin na pentagon o pentagono sa Tagalog. Ano naman ang sketching? Ang sketching ay mabilis na pagtatala ng mga bagay na iyong nakikita sa paligid. Ang mga gulit na ito ay kadalasang simple, ngunit maganda. Ito ay alimbawa ng sketching ng bahay. Ito naman ang halimbawa ng pag-i-sketch o sketching ng isang puno. Samantalang ang pagpipinta o drawing ay kalimitang tapos at nagpapakita ng buong larawan ng isang tagpo o paksa at nangangailangan ng maraming visual na detalye. Ito ay halimbawa ng isang pagpipinta o drawing. Sa pagguhit at pagpipinta, ang tekstura at hugis ay mahalaga. Ang hugis naman ay naglalarawan sa physical na forma ng isang bagay. Ayan mga bata, ito ay isang halimbawa ng iginugit na mayroong kulay na kung saan ito ay naglalarawan ng mga hugis na kung saan na ang hugis sa pagpipinta o pagguhit ay ang physical na forma ng isang bagay. Meron tayo nakikitang hugis at sulok kung saan yung makikita natin mga bata sa bubong ng bahay at sa puno. Meron naman din parisokat, merong malaking parisokat tayo makikita. At ito ay ang bahagi ng tahanan at meron din namang parihaba kung saan ito yung bahagi ng bahay ng bintana. At meron din naman tayong makikita hugis dito na hugis ulap kung saan ito ay tumutukoy sa bahagi na larawang ito na ito ay ulap. Pagguhit ng mga makasaysayang bahay at isla. Sa ating bansa, napakarami mga makasaysayang bahay at isla. Napasyalan mo na ba ang isa sa mga ito? Sa araling ito, ating tukuyin ang foreground, middle ground, and background sa ilang makasaysayang bahay at gusali gaya ng bahay ni Dr. Jose Rizal at Aguinaldo Shrine sa Awit, Cavite. Ang isang pintor ay naglalagay ng foreground, middle ground, and background upang maipakita ang tamang espasyo ng mga bagay sa larawan. Maraming salamat mga bata. Sana ay meron kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito. Mag-aaral na buti sa ating mga magulang at laging tatandaan. Knowledge is power. Maraming salamat.